ang tinig ng formasyon. Magandang gabi po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Ang ating programa na ang tinig ng reformasyon ay muli pong nagbabalik para makapaghain na naman ng spiritual na pagkain para sa inyong lahat na aming suking tagapakinig at maging ang mga baguhan na ngayon palang nakikinig ay welcome po kayo na makisalo sa aming pagsasaluhan ngayong gabi na spiritual na pagkain, tinapay ng buhay kong tawagin. At sa ating pagpapatuloy po mga minamahal na mga kapatid ay tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, kayo po ay aming sinasamba, pinupuri, pinapasalamatan sapagkat inyo kaming iningatan sa nakalipas na 6 na araw. Ngayon po ay nakarating muli kami sa 7th araw ng Sabat. Maraming salamat po at kami ay nasa mabuting kalagayan. Ito ay kinikilala namin na dahil po sa inyong pag-iingat, kaya po kami nasa safe ngayon na kalagayan kahit na masalimuot ang mundo na aming pinalalagyan. Maraming salamat, purihin ang inyong pangalan, gabayan niyo po kami at higit sa lahat, pagpalain po ang aming mga tagapakinig na sa kanilang pakikinig ay naway maintindihan nila ng maayos ang mga leksyon na aming pag-aaralan ngayon. Sapagkat importante po ito para sa aming pamumuhay araw-araw. Ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, inabati ko po kayong lahat ng magandang gabi at welcome po sa ating pag-aaral. Ang paksa na pag-aaralan natin ngayong gabi ay tungkol po sa Desolation of Jerusalem and the Sanctuary. O kaya sa iba pang paksa, sa ibang ano doon, tinatawag ito na the Abomination of Desolation na binabanggit sa hula ng Daniel chapter 9 verse 26 and 27. Okay, hindi pa po tayo tapos dito sa prophecy ng 70 weeks. Akala ng iba na pag-aralan na natin lahat ang punto ng hula. Pero hindi pa po. Meron pa dito ang tungkol sa tinatawag na Abomination of Desolation na actually po ito yung portion ng Daniel 9:26-27 na ang mga naniniwala doon sa secret rapture ay dito nila ibinabase yung kanilang paniwala sa 7 years tribulation. Dito po sa salita na ito na Abomination of Desolation. Okay. Ito po ay mababanggit binabanggit sa hula ng Daniel 9 verse 26 and 27 kaugnay ng 70 weeks o 490 years na panahon na ibinigay para sa mga Hudyo upang ayusin sana nila ang kanilang relasyon sa Diyos. Binanggit pa nga ba itong Desolation of Jerusalem dito sa hula? Binanggit po. Basahin natin, ha? Daniel 9, verse 26 and 27. And after 62 weeks, shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be a flood, and unto the end of the war, desolations are determined. Verse 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease.
and for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even unto the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Sa Tagalog, sabi po, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, ang Mesiyas ay papatayin, ngunit hindi sa kanyang sarili, at ang mga tao ng prinsipeng darating ay wawasakin nila ang lungsod at ang sangtuaryo, at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at magwawakas ang digmaan ng mga pagkasira ayon sa ipinasyana. Ayan. At saan pa yun? 27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang paghain at ang pag-aalay, at dahil sa laganap na mga kasuklam-suklam ay gagawa ng pagwasak hanggang ito'y lubos na mawawasak, at anumang napagpasyahan ay gagawin sa winasak. Ayan. Ito po, pinaghalo-halo ko itong translation sa Tagalog. Kasi tumingin ako doon sa isang translation, medyo hindi ko nagustuhan. Kaya kumuha ako doon sa ibang mga translation, tapos pinagpapalit-palit ko. Kaya mangyari, itong binasa ko sa Tagalog na ito, hindi nyo mababasa dyan sa mga Tagalog Bible ninyo. Kasi medyo iba't ibang version ng binasa ko, magkakaiba naman yung pagka-translate. Ay walang isa na nagustuhan ko, kaya medyo pinag-combine ko na yon para may ano. Pero dito tayo mag-analyze dito sa English, kasi mas maganda pa dito sa English . So, ang nangyari kasi dito, kung bakit na lumalabas na parang yung gawa ni Kristo at saka yung gawa ng Misaya at saka yung prophecy tungkol dito sa hula ng destruction of Jerusalem, yung temple, ay parang nagka-mix, nagkahalo ba, hindi naunawaan ng maigi. Kasi pala dito sa doon sa English kasi nakakatulong yung punctuation talaga para maintindihan. Eh sa Hebrew ay wala mang ganon. Parang dire-diretso dito. So ang mga yung mga translators ang pipili kung alin doon ang inaakala nila na parang insertion o ilalagay sa bracket o pansinin nyo dito sa verse 26, and after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. So itong first part na ito, definitely para ito sa Messiah talaga ito. Shall be cut off. Pero yung sumunod, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. Ayan. So, ito, parang lumalabas na karugtong dito sa Misaya. So, ngayon, kung ituloy mo pa dito sa verse 27, and he, yung he dito, pronoun na he, ay siyempre ang antecedent niya na noun, yung masusumpungan mo dito sa verse 26, may dalawa dito na noun na binabanggit. Yung Messiah, that is to be cut off. At saka, yung prince dito, and the people of the prince. Ayan. Ngayon, karamihan, dahil dito sa second part ng verse 26, ang sinasabi dito na the people of the prince shall come and destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.
inaakala ng iba na pagdating dito sa 27, yung he ay tumutukoy dito sa prince. Kaya sa halip na yung sabi dito sa na yung sanang he dito sa verse 27 ay tumutukoy doon sa Messiah, ay ini-apply na nila doon sa prince na sisira o wawasak dito sa syudad. Kaya yung ano, pagka ganun ang antecedent na ibigay mo dito sa he sa verse 27, he shall confirm the covenant with many for 1 week. Sa halip na yung confirmation of the covenant for 1 week at saka in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Sa halip na yung Messiah, kung i-apply ito, sana mag-apply sa Messiah, pero dahil in-apply nila yung pronoun doon na antecedent niya ay yung prince, so lumalabas na dito sa verse 27, hindi na yung Messiah yung mag-confirm sa covenant for 1 week, hindi na yung Messiah yung ano doon, yung mamamatay at in the midst of the week, pero hindi na mamamatay kasi yung mamamatay dito man sa ano, sa 26. Pero yung sabi dito na in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease, ay hindi na yon yung hindi na yung pagpapahinto ni Kristo ang tinutukoy doon. Hindi na magiging yung kamatayan ni Jesus at the midst of the week, hindi na rin tumutukoy sa kanyang pag-offer ng kanyang sarili para mapahinto yung paghahain sa ano, sa mga hayop. Maiiba na yung meaning kasi ano nga yun eh, in-apply nila yung ano, yung he dito na ang antecedent na yung prince. Yun, sa hindi yung Messiah. Pero ang tama sana dito is kung ilagay mo sa bracket na parang insertion. Insertion itong second part ng verse 26. So dito sa and the people of the prince, dito mo ilalagay yung ano, yung bracket. Tapos at the end of the verse doon yung close parenthesis. At ang babasahin mo dito is yung first part ng 26, tapos basahin mo, iduktong mo yung verse 27, eh lumalabas na prophecy about the Messiah yan. Subukan natin. And after 3 score and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. Okay? Tapos huwag mo munang basahin yung parenthetical insertion. Idiretso muna dito sa verse 27. Okay? And after 3 score and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And he, that means the Messiah, shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he, that means the Messiah, shall cause the sacrifice and oblation to cease, and for the overspreading. Okay, dito ka na naman uli mag-stop dito. Kasi ito, another portion na naman ng parenthetical insertion dyan. So, yun po ang nangyari. Kaya hindi rin natin masisisi yung iba kung bakit na naiiba ang kanilang interpretation, dahil dito kasi sa pagkasulat dito sa Hebrews ay medyo talagang confusing. Gumagamit ng pronoun na hindi malinaw kung ano yung antecedent noun noon. Sana kung ginamit na isinulat na malinaw, ay di madaling maintindihan. The fact na ganito, yun ang dahilan kung bakit ang daming iba't iba ang ano, pangunawa. So, wala na lang sisihan. No? Basta, yun ang reason kung bakit yung prophecy tungkol sa gawain ng Messiah ay nako-confuse doon sa gawain nitong prince that is going to destroy the city. So, iwanan muna natin yun. Tayo magpatuloy. Doon dito tayo sa positive na pag-aaral. No? So, may dalawang mahalagang salita na binabanggit dito sa Daniel 9 verse 26 and 27. Ang salitang abomination o kasuklam-suklam at yung salitang desolation o pagkawasak.
Ang salitang desolation ay ginamit sa verse 26 kaugnay ng pagwasak ng lungsod at ng sanktuaryo sa pamagitan ng mga tao ng isang prinsipe. Samantalang ang salitang abominations ay ginamit sa verse 27 na kung saan ay sinabi na ang pag-desolate o pagwasak ay gagawin dahil sa nangyayaring abomination. Yun. Ang tinutukoy ng hula na lungsod sa sanktuaryo, lungsod at sanktuaryo na magigiba o mawawasak ayon sa hula ng Daniel 9:26-27, dito ay nagkakaroon din ng hindi pare-parehong interpretation. So, ang understanding ng iba na yun nga pinaliwanag ko kanina na yung antecedent, yung mag-apply na iniisipin nila no, antecedent ng he ay tumutukoy doon sa prince na sa kanilang unawa is Antichrist. Kaya ang lumalabas dito na yung masisirain niya na syudad ay hindi yung syudad na doon sa Jerusalem na nasira noon, kundi tumutukoy sa isang future na temple na itatayo daw ulit doon sa Jerusalem. Ayan. So, ayan po ang point of view ng iba. Pero, ang tinutukoy dito sa hula ni Daniel, chapter 9, verse 26 and 27, hindi kasi gaanong ipinaliwanag dito kung ano ang syudad na ito. Kaya yun ang dahilan na nagkakaroon ng confusion. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo makarating sa tamang pangunawa. Kasi ang Biblia sa ibang bahagi ng Bible may mga clue na ibinibigay, may mga ano ba yung mga additional information na binabanggit na magbibigay ng linaw tungkol dito kung anong lungsod ang tinutukoy dito at kung anong templo o santuario. Dito ay makakatulong yung komentaryo ni Jesus about sa binanggit ni Daniel dito sa pangunawa natin ng tama. So gusto kong basahin natin ditong Matthew 24 verse 15-20 na dito po niya binanggit niya yung tungkol doon sa kay propeta Daniel at binanggit din niya yung tungkol sa abomination at yung sa desolation. So basahin po natin. When you therefore shall see the abomination of desolation is spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray you that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Yan ang sabi ni Kristo. So ano yung sabi niya sa verse 1? Kapag nakita ninyo ang abomination of desolation na sa Tagalog ay kasuklam-suklam ng pagkawasak na sinabi sa pamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa banal na dako, ang mga nasa Judea ay tumakas na at pumunta sa mga bundok. O, kailan daw sila dapat, yung mga alagad ni Kristo, kailan daw sila dapat tatakas doon sa Judea? Kapag nakita nila yung abomination of desolation na nakatayo sa banal na dako, yung sabi niya dito na when you see the abomination of desolation is spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. So dito na naman yung magka ano doon dito sa holy place. Ang akala ng iba dito na holy place is tumutukoy doon sa templo. O, pero hindi po yun yung templo ang tinutukoy dito. Mangyari nang yung holy place
is the city itself, yung sa Jerusalem mismo. Kasi yung ano, yung Jerusalem is considered a holy city yan eh. Ayan. At syempre, yung holy city, hindi lang yung ano, hindi lang yung nasa inclusion ng walls of the city, hindi lang yon yung city. Yun yung bali, nandun yung antagron, yung outside, yung suburb niya, that is still part of the city. Okay, so kagaya ng Manila, Manila City, yung city, hindi lang naman doon sa may ano, ano ba yun? Yung sa may Malacañang Palace, o kaya doon sa may munisipyo lang, hindi. Mas malawak pa doon. So, ganun din dito. Malalaman natin yan mamaya. So, yan po ang sinabi. Dito, mga kapatid, ay si Jesus, yung ginamit niya yung ano, yung abomination at saka yung desolation, ang ginawa niya, pinagdugtong. Pero doon kay sa Daniel chapter 9 verse 26 and 27, separate yung paggamit niya doon sa desolation at saka yung abomination. Sa nasa verse 26 yung isa, nasa verse 27 naman yung isa. Okay. Pero dito, pinagdugtong ni Jesus Christ dito sa King James at tinawag nga na abomination of desolation. Pero sa ibang version naman, tulad ng international New International Version, ay hindi abomination of desolation ang sinabi, kundi abomination that causeth desolation. Ganun ang pagka-translate. Ayan. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ni Jesus sa sinabi niya na kapag nakita ninyo ang abomination of desolation, na sa Tagalog ay kasuklam-suklam ng pagkawasak, na sinabi sa pamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa banal na dako, ang mga nasa Hudiya ay tumakas na at pumunta sa mga bundok. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Kasi dito, ito yung nagkakaroon, ito yung sinabi ni Kristo ba na nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon. Ang sabi ng iba, na ito daw sinabi ni Jesus Christ, yung binanggit niya doon, abomination of desolation, ay nangyari daw yon noon. Ang sabi naman ng iba, mangyayari pa. Ang punto kanina, yung sinabi daw ni Jesus, nangyari yon yung abomination of desolation ay tumutukoy sa isang past event bago pa na ipanganak si Jesus. Yung iba namang interpretation ay mangyayari pa yon, makikita pa yon, hindi sa panahon ng mga alagan, kundi doon pa sa future bago dumating si Jesus Christ. Doon pa magkakaroon ng abomination of desolation. Nang tawag nga nila doon ay yung Antichrist. Yun namang past na sabi nilang mag-apply sa past, ang tinutukoy nila na abomination of desolation ay si Antiochus Epiphanes daw yun. Pero dito naman, dito sa tinatawag na historicist approach of Bible interpretation, tinitignan doon, initutugma doon sa actual na kasaysayan, na yung abomination of this desolation na binabanggit dito, na makikita, na when ye shall see, ang tinutukoy niya talagang makikita ng kanilang mga alagad na nabubuhay at that time, hindi yung future ng mga alagad kagaya natin ngayon, hindi, kundi yung mga tao na nabubuhay at that time. May fulfillment yan sa kanila. Yun po yung pinaka-punto. So, yan po. Tuloy natin. Yung pag-apply nila dito kay Antiochus Epiphanes, hindi po pwede na talagang mag-apply. Kahit sabihin nila na yung abomination of desolation ay tumutukoy daw kay Antiochus Epiphanes na isang Greek na hari,
na noong 167 BC ay gumawa siya ng altar para kay Zeus doon sa ibabaw ng altar mismo sa templo sa Jerusalem at that time. At doon ay naghain siya ng baboy. Yun daw po yung abomination na ginawa ni Antiochus Epiphanes, yung naghain siya ng baboy doon sa templo sa Jerusalem. Pero yan ay nangyari noon 167 BC. Hindi pa na ipanganak si Jesus Christ. Kaya hindi pwede na yun ang katuparan ng sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew 24:15 na abomination that causeth desolation. Hindi pwede yun kasi lipas na yun eh. At dahil matagal nang patay si Antiochus Epiphanes, kaya hindi pwedeng makikita siya ng mga alagad na makatayo sa banal na dako bilang hudyat upang sila ay tatakas papunta sa bundok. Alangan namang sasabihin ng Panginoon na pag nakita niyo yon, abomination, desolation, tatakas kayo sa Judea, papunta kayo sa bundok. Alangan naman na sabihin ni Kristo yon, kung ang kanyang tinutukoy ay yung palang gawa ni Antiochus Epiphanes na matagal ng patay. Kaya hindi pwede yung interpretation na yon, mga kapatid. So, mahirapan tayong umunawa kung dito lang tayo dito sa sa Matthew 24 verse 15 magbase. Kasi dito hindi klinaro, pero alam nyo ang sistema ng Bible study, malaking tulong yung comparing scripture with scripture, lalo na yung mga parallel statement ba na ng mga four writers, yung apat na writers sa Bible na tulad ni na Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi ang dinidescribe nila yung kwento tungkol kay Jesus. And most of the time, yung kanilang mga kinukwento, they are mentioning parallel events. Ayan. At kung minsan, iba-iba yung pagkasulat nila, pagka-describe nila, but they are describing the same event. Kaya kung basahin natin how all these four writers mention or describe one event, mas malinaw yung unawa natin. Kaya nais kong dalhin kayo dito sa sinabi na ni Lucas sa Luke chapter 21 verse 20 to 24. Compare natin ito dito sa sinabi niya sa Matthew chapter 29 verse 15 to 20. Pakinggan ninyo at basahin ko. And when you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out. And let not them that are in the countries enter therein. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. For there shall be great distress in the land, and wrath upon his people. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all lands. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Yeah. So ano daw po ang sabi dito? Kapag nakita ninyo, sabi ni Jesus, ang Jerusalem compassed with armies, ibig sabihin, napalibutan ng mga sundalo. Alam na ninyo na ang pagkawasak ng Jerusalem ay malapit na. Kaya't yung mga nasa Hudiya ay tumakas na sa mga bundok. So ganyan pala ang ibig sabihin ng nasusulat sa Matthew 24 verse 15. Iba yung pagkasabi doon, mas mahirap mong unawain doon, pero dito mas malinaw eh. Sa Matthew kasi sinasabi niya, kapag nakita din ninyo ang abomination of desolation,
na sinasabi ni Daniel na propeta na nakatayo sa banal na dako, ang mga nasa Hudiya ay magsitakas sa mga bundok. So, ang problema dito, malabong unawain itong abomination of desolation na makikita daw na nakatayo doon sa ano, sa banal na dako. So, ngayon, dito naman is si Lucas, mas malina yung pagkasabi niya. Sa halip na abomination of desolation, ang sabi niya na makikita, iba, medyo, kumbaga, yung ito kasi parang regalo ba itong kay Matthew, parang nabalutan na hindi mo makikita yung nasa loob kung ano yun. Kasi parang nababalot. Ngayon, ito namang si Lucas, parang inalis na yung balot at kung ano yung nasa loob na nabalot na yun, yun ang sinabi niya. Yun yung pinaka-essence doon ng nasa Matthew 24 verse 15. Nasabi, pag nakita ninyo ang abomination of desolation na sinulat ni Daniel, ay magsitakas na kayo. Oh. Ngayon, ito, yung binuksan na niya, isinabi na niya kung ano yon na mas malinaw. Sa Ilocano, inbuksilan na. Pero wala namang makakaintindi si Ilocano dito. No? So, ano yung sabi po niya? Sabi ni Lucas, and when ye shall see Jerusalem compassed with armies. Ayan, yun pala yun. Yung sinasabi niya doon na when ye see the abomination of desolation standing in the holy place, then that is the time that you are going to leave Judea and go to the mountain. Pero dito sinasabi, mas malinaw eh, when you see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is near. And let those that are in Judea flee to the mountains. So ano daw po ang sabi? Kapag nakita ninyo ang Jerusalem compassed with armies, o napalibutan ng mga sundalo, alam na ninyo na ang pagkawasak ng Jerusalem ay malapit na. Kaya't yung mga nasa Hudiya ay tumakas na sa mga bundok. Ganyan pala ang ibig sabihin ng nasusulat sa Matthew 24:15. Na kapag nakita ninyo ang abomination of desolation na sinasabi ni Daniel, ayan, tumakas na kayo. Ibig sabihin na ang ulan ng Daniel 9 verse 24, 25 to 27, ay hindi lamang tungkol sa anointing of Jesus as the Messiah during His baptism, at hindi lang din tungkol sa kanyang kamatayan at pagkaluklok sa langit bilang saserdote, kundi hula din pala ito tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem dahil sa mga kasamaan ng mga Hudyo at sa kanilang pagtanggi kay Jesus bilang Misaya at pagpatay sa kanya. Ibig sabihin na yung ang sinasabi ng Daniel 9:26, second part na sabi, the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolation are determined, ay hula pala tungkol sa desolation or destruction of the city of Jerusalem. Yan. So, ano ulit po ang sabi ni Lucas na makikita ng mga alagad? Sabi sa Luke 21:20-21, and when you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is near. Then let them which are in Judea flee to the mountains. Yan po. Ang Jerusalem na tinutukoy ni Jesus na malapit ng mawasak o masira kapag pinalugutan ng mga sundalo ay walang iba kundi ang Jerusalem na lungsod ng mga Hudyo na nakatayo noong si Kristo at ang kanyang mga alagad ay nandoon at nanag-uusap. Yung tinitirahan nila kasi nakatira sila doon sa Jerusalem eh. Yun, doon na mismo. Yun po, yung city na yun na Jerusalem ang tinutukoy na mawawasak.
So yan po yung nakahula doon pala kay Denya. Ang city na binanggit dito na mawawasak ay ang lungsod ng Jerusalem, at ang sanctuaryo na sabi dito na mawawasak ay ang templo ng mga Hudyo sa loob ng Jerusalem. Ibig sabihin na ang sabi sa Daniel 9:26 na mga tao ng prinsipe na darating upang wasakin ang syudad at ang templo ay tumutukoy pala sa mga sundalo ng Roma na pinangungunahan ni General Titus. Ayan po. So sa makatwid, si General Titus ang tumutukoy sa hula ni Daniel na prinsipe na wawasak sa lungsod ng Jerusalem at ng templo. Ayan. So naging malinaw, ano? So doon pala sa ano, sa Daniel chapter 9 verse 26 and 27, nakalakip doon ang hula sa pagkawasak ng Jerusalem. At malalaman daw ng mga alagad ayon kay Kristo na malapit na yung pagkawasak ng Jerusalem sa kanilang panahon pagka nakita nila na ang syudad ay pinalibutan ng mga sundalo. At kaninong sundalo yan? Sundalo ng Roma. Ayan. Kaya't malinaw na ang binanggit ni Jesus sa Matthew 24:50 na abomination that causes desolation, na kapag makita ng mga alagad na nakatayo sa banal na dako, ayan na ang hudyat na kanila sa kanila upang tumakas mula sa lungsod punta sa mga bundok. Ayon sa Luke chapter 20 verse 10 at 20 and 21. At ito pala ay tumutukoy sa sundalo ng Roma. Sa makatwid ay ang tinutukoy doon na abomination that causes desolation is none other than the Roman power. At nangyari po mga kapatid ang pagkawasak ng Jerusalem kailan po? Ayon sa kasaysayan, ito ay nangyari noong 70 AD na kung saan ang templo at ang lungsod ay nawasak at mahigit 1,000,000 na mga Hudyo ang namatay. At libo-libo sa mga hindi pinatay ay ginawang bihag. Natupad ngayon yung sabi sa Luke 21 verse 24 na sabi dito ni Kristo, "They shall fall by the edge of the sword and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles." Ayan. So, yung sabi dito na they shall fall by the edge of the sword, ibig sabihin maraming mamamatay. At over 1,000,000 died. Yung sabi naman dito na shall be led away captive into all lands. Siyempre, yung mabibihag sa maraming mga bansa ay hindi yung mga patay, kundi yung mga survivors noon. Ibig sabihin na hindi naman pinatay lahat ang mga Hudyo. Maraming pinatay, pero marami din na mga hindi pinatay. At kinuha nila, ginawang bihag. And then, ito yung tinatawag na diaspora. Yung dispersion of the Jews na mga ginawang bihag. So at this point, ay gusto kong bigyan kayo ng idea tungkol sa mga karumaldumal na mga gawa ng mga Hudyo na siyang nagdulot sa pagkawasak ng kanilang templo at lungsod. Actually, ito po ay ikalawang pagkawasak ng Jerusalem. Kasi kaya pinag-aaralan natin itong history kasi dito tayo pupulot ng aral. Pag hindi natin mapagpulutan ng aral, magiging walang kabuluhan lang yung pag-aaral natin sa mga kasaysayan at sa mga hula. But if we study this historical fulfillment of prophecies and pag-aralan natin kung anong leksyon ang makukuha natin na magagamit natin na practical sa ating buhay, then it is worth studying prophecy and history. Kaya tignan po natin. Gusto kong dadako muna tayo dito sa yung what led to the destruction of the
to the first destruction of Jerusalem. Bago tayo dadako dito sa bago na destruction of Jerusalem, yung ikalawa. Dito tayo sa Daniel chapter 1, verse 1 and 2. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of gold, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God. And he brought the vessels into the treasure house of his gods. So, kung papansin ninyo dito, ito yung si Jehoiakim, siya yung hari doon sa Juda. Ang Juda, pinaka capital ng Juda is Jerusalem. O yung kingdom of Juda is made of two tribes. Ang capital city nila is Jerusalem. At doon po yung puta ng hari. So itong si Jehoiakim, anong sabi dito? The Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into the hand of what? Whom? The hand of Nebuchadnezzar. Ibig sabihin, Panginoon talaga ang nagpahintulot na nagbigay na si Jehoiakim na ito ay gagawing bihag ng Babylon. At ang nagsugo naman kay Nebuchadnezzar para pupunta doon sa Jerusalem, bihagin niya ang itong hari na ito at ibang mga tao ay ang Panginoon mismo. Ang tanong, bakit? Bakit naman ginawa ng Panginoon yon? Na para bang ibinigay niya? Sabi dito, he gave, binigay talaga na sa kamay ni Nebuchadnezzar. Bakit niya ginawa yon? Hari naman ito sa kanyang holy city at sa hari ng kanyang bayan, di ba? Ang Israel, bayan ng Diyos. Pero bakit niya binigay ngayon ang hari at ilan pang mga tao dyan na maging bihag sa isang heathen nation? Okay, basahin po natin ang 2 Chronicles chapter 36, verse 5. Jehoiakim was 25 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. Oh, mahaba-haba din, ha? 11 years. Mas mahaba kaysa kay Duterte. Hindi pa nag-expire ang termino ni Duterte. Pero 11 years itong paghahari niya. Pero within that 11 years, ano bang ginawa niya that provoked God to give him up to the to be captive in Babylon? Sabi ng last part ng verse 5, and he did that which was evil in the sight of the Lord his God. Ayun pala ang dahilan. Kaya ibinigay ng Panginoon, idiniliver niya si King Jehoiakim doon sa kamay ng isang hari din doon sa Babylon na maging bihag, ay dahil siya sa kanyang 11 years na paghahari ay gumawa siya ng mga masasamang bagay sa harapan ng Diyos. O, tandaan natin, hindi naman lahat ng hari na gumagawa ng masama sa harapan ng Panginoon ay ganyan ang bali kastigo na binibigay ng Diyos. Yung iba ay hindi naman. Pero ito, tungkol dito kay Jehoiakim, ganito ang pinagpasyahan ng Panginoon na kastigo sa kanya. Ang bandito, disiplina. Kasi siya ay gumawa ng masama sa harapan ng Panginoon. Ayan. Ano pang nangyari? Basahin pa natin dito sa 2 Chronicles 36 verse 8. Now the rest of the acts of Jehoiakim and his abominations which he did and that which was found in him, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah, and Jehoiakim, his son, reigned in his stead. Yeah. So, at this point, hindi sinira ang syudad ng Jerusalem. Ito ang ginawa, ginawang bihag itong hari, plus yung ibang mga noble people na dinalahin. Siyempre, hindi lang siya mag-isa na ginawang bihag. Tapos, partial
partial of the vessels doon sa templo ay kinuha, hindi naman lahat. Hindi naman lahat kinuha. Partial of it ay kinuha. Ayan. Pero ang punto na gusto kong makita natin dito, bakit ginawa ng Panginoon yun? Ito ay dahil sa mga abominations na ginawa niya. Sabi dito, now the rest of the acts of Jehoiakim and his abominations which he did. Ayan. Ang ibig sabihin, kung wala sanang kasuklam-suklam na ginawa itong si Jehoiakim, hindi sana nangyari sa kanya yun. Hindi sana niya na-forfeit yung protection ng Panginoon sa kanya. At hindi sana siya ibinigay ng Panginoon na magiging bihag. So yan po ang lesson sa atin. Pero tandaan natin, sino ba itong Jehoiakim? Ito, bayan ng Diyos ito eh. Ha? Anak na yun. Anak ng Diyos yan. Pero gumawa siya ng masama, kaya yun ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Dinisiplina siya. Okay. So, dahil pala sa mga abominations o mga karumalduman na gawa ni Jehoiakim, na ang protection ng Diyos sa kanya ay nawala. At sino ngayon ang pumalit sa trono? Yung anak niya na si Jehoiakim. Magkahawig yung pangalan nila. Jehoiakim M, yung tatay, Jehoiakim naman itong kanyang anak. Siya ang pumalit bilang hari sa Juda. Ngunit ito naman, parang like father like son. Ha? Hindi natuto doon sa karanasan ng kanyang tatay. Gumawa din siya ng mga karumal-dumal din sa harapan ng Panginoon. Ayan, mababasa naman yan sa 2 Chronicles chapter 36 verse 9 to 11. Yo. Talagang gumawa siya ng mga karumal-dumal na mga bagay, kaya ibinigay din siya kung ano yung ginawa ng Panginoon doon sa tatay na si Jehoiakim, na ibinigay na bihag doon sa Babylon. Yun din ang ginawa ng Panginoon dito sa anak niya, kasi hindi rin natuto eh, hindi rin nagsisi. Kaya ayun, ibinigay na rin na maging bihag doon sa Jerusalem. Ibig sabihin, bumalik uli itong si Nebuchadnezzar, kinuha niya, binihag niya uli ito si Jehoiakim. Tapos yung iba pang mga vessels ng templo ng Panginoon, kinuha din, dinala ang iba. Pero hindi rin lahat, meron pang natira. Okay. Tapos eto namang pumalit na hari, kasi hindi rin sinira yung templo sa time na yun, hindi rin sinira yung syudad. Okay, sila lang yung binihag. Patuloy pa rin ang gobyerno, pinalitan lang ng pangulo. At ang naging pangulo ngayon ay si Sedekiah na kapatid ni Jehoiakim. Ayan. Pero tignan natin ha. Ito, pangatlo na siya. Hindi rin natuto dun sa tatay niya at saka dun sa kapatid niya. Gumawa ng mas malala pa na mga pagsalangsang sa kalooban ng Panginoon. Mababasa yan sa 2 Chronicles chapter 36 verse 12 to 13. So, ang brief niya dito sa verse 14, sabi, moreover, all the chief of the priests and the people transgressed very much after all the abomination of the heathen. Ito mas malala kasi maliban na sila ay lumalabag, itong administration nito ni Sedekiah, lumalabag na nga sila doon sa kautusan ng Panginoon, ay nag-adapt pa sila ng mga heathen form of worship. Ibig sabihin, talagang tumalikod sila. Hindi lang basta ba yung parang active na church member na active pero lumalabag, kaya lang active pa rin. Hindi eh. Ito ay parang lumalabas na total talaga ito na backsliding. Lumalabag na nga, tumalikod pa doon sa sa tamang pagsamba at nag-adapt na ng pagsamba ng mga
ng mga heathen. Kasi sabi dito eh, moreover, all the chief of the priests and the people transgressed very much after all the abominations of the heathen. Ayan. Sabi pa, na the people transgressed very much after all the abominations of the heathen. And polluted the house of the Lord which he had hallowed in Jerusalem. 2 Chronicles chapter 36 verse 14. Ayan. So, parang ano, naging malala na talaga yung kanilang kalagayan, yung kanilang backsliding, apostasy ay masyado ng malala. So, anong ginawa ng Panginoon? Ito na ang last. Pinabalik niya uli itong si Nebuchadnezzar for the third time. At dito na po na pinarusahan yung mga tao, may mga pinagpapatay kasi nakipaggira pa rin sila yon. Tapos sinira yung templo, sinira yung siyudad, lahat ng mga vessels doon sa Jerusalem kinuha at ang mga tao ay ginawa din na bihag. Ayun. So talagang dito na yung ang dami talagang namatay at nakumpleto na yung destruction of Jerusalem. Bakit? Sapagkat sila po ay gumawa ng mga abominations, abominable na mga bagay. Eh, ano kaya yung mga abomination na ginawa nila? Yung mga pag-transgressions na ginawa nila? Dito sa 2 Chronicles chapter 36 verse 21. Ito daw ay ginawa nila o nangyari daw itong ano, nangyari daw pala itong pagkabihag sa Jerusalem, pagkasunog ng Jerusalem, pagkapatay ng maraming mga Hudyo doon, nangyari ayon doon sa sinalita ni Jeremiah. Sabi niya dito, this all was done to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land had enjoyed her Sabbath. For as long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. So yung 70 years, 70 years yon. So, the result of God's people practicing the religious abominations of the heathen was the desolation of their land, their city, and their sanctuary. Ano po ang specific na binanggit ni Jeremiah na kasalanan nitong mga tao? Maliban doon sa pag-worship nila ng other gods, yung anong sinalangsang nila, very specific na binanggit, special mention na utos ng Panginoon na transgress nitong mga Hudyo that caused them to be captive. Masahin natin Jeremiah 17:27. But if ye will not hearken unto me to hallow the Sabbath day, and not to bear a burden even entering in at the gates of Jerusalem on the Sabbath day, then I will kindle a fire in the gates thereof, and it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched. Nakita nyo, ito special mention pala na kasalanan nitong mga Jerus na mga tao sa Nahudyo kung bakit sinira ng Panginoon yung kanilang syudad at sila ay dinala doon na bihag sa ibang bansa at maraming namatay ay dahil doon sa kanilang paglabag sa araw ng Sabat, yung fourth commandment. Kaya ganun pala no, sa mabigat sa harapan pala ng Panginoon yung paglapas tangan sa araw ng Sabat. Na sa ngayon, para bang hindi nararamdaman ng mga tao na mabigat na kasalanan yun. Kumpara dun sa ibang kasalanan, parang sa kanila napakagaan lang na hindi nila ipanghilin yung araw ng Sabat. Pero sa harapan ng Panginoon, ito'y isang napakabigat na kasalanan na ito pa ang nagiging special mention na dahilan kung bakit isinakripisyo ng Panginoon sila na mapunta sa ano, mabihag sa Babylon. Yan po ang nangyari. So,
kinilala naman na intindihan naman ng mga Hudyo ito. Anong natapos na yung pagkabihag nila, alam niyo, nalaman na nila na okay. Ayun pala, naalala nila yung sabi ni Jeremiah na kaya pala sila pinahintulutan na girahin ng Babylon at bihagin yung mga buhay, patayin yung mga pinaka matitigas ang ulo ay dahil sa kanilang pagsalangsang sa araw ng Sabat. Ayan po. Saan natin binasa yan? Sa Jeremiah chapter 17 verse 21. At yan, kinonfirm ng 2 Chronicles chapter 36 verse 21 that this was done to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land had enjoyed her Sabbath. At maliban dito sa Sabbath keeping, alam niyo, pagka lumabag ka sa Sabbath, hindi ibig sabihin hindi ka na sumasamba sa tunay na Diyos. Kasi ang tanda ng pagsamba sa tunay ng Diyos ay yung pangingilin sa araw ng Sabbath. Once na hindi ka na nangingilin sa araw ng Sabbath, you are prone to worship other gods. At ito ang nangyari dito sa mga Hudyo sa Jerusalem. Ayon sa paglalarawan ni Ezekiel, si Ezekiel ay nabuhay siya dito rin sa panahon na ito eh, contemporary ni Jeremiah. Okay, kung babasahin natin sa Ezekiel chapter 5, verse 5 and 6, makikita natin doon na ipinakita kay Ezekiel yung kung ano ang ginagawa ng mga elders sa Jerusalem. Sila ay gumawa ng image. At ilinagay nila yung image ng tawag doon, image of jealousy. Na actually larawan yan ng isang hayop, larawan ng hayop, linagay nila doon. Tapos yung sinasamba nila, doon pa sa loob ng bahay mismo ng Panginoon nila ginawa. Tapos nandun din itong mga babae, pati yung mga babae, nandun naman din sila na umiiyak sila, iniiyakan nila si Tammuz. At alam nyo ba yung si Tammuz? Yan yung heathen god eh. Yan yung ano yung warrior na nagiging yun ang ano ba yun? Yung founder ng Babylon si Nimrod, tapos yung asawa niya si Semiramis, yung naging anak nila ito si Tammuz. Ayan. Yan po yung Babylonian worship, yung Babylonian god si Tammuz. Eh itong mga Israelites na ito, sinasamba nila itong si Tammuz. Kaya nandun yung mga ano yung mga babae, tapos yung 25 na mga lalaki din. Ayan. At ano pa? Ang ginawa nila doon sa holy place mismo, with their backs toward the temple of the Lord and their faces toward the east, and their worship they worship the sun towards the east. Oh, nakita niyo. Nadala sila doon sa tinatawag na sun worship. Yun yung Baal worship ng mga Babylonians. Naging Baal ang tawag nila doon, Baalism. So, tumalikod daw sila sa Panginoon at sumamba doon sa ano, sa araw in the east. Yan ang nangyari. So, si Daniel, kinilala din ni Daniel na ang dahilan kung bakit sila nabihag ay dahil sa kasalanan nila. At isa sa kasalanan nila na binanggit ni Jeremiah is Sabbath breaking. Another na kasalanan nila is idol worship. Another na kasalanan nila is sun worship. Sabagay, sun worship is also idol worship din yan eh. Kasi meron silang ginagawa na symbol ng sun na nag-represent ng sun. Doon sila nag-worship. At saka itong si Baal na sun god, eh meron revolto yan na malaki. Sinasamba nila. At yung sa napag-aralan natin sa nakalipas, ito pala, doon nila hinahain, binibigay pa ng mga isinasacrifice ang mga bata. Sinusunog ang mga bata as an offering for Baal at saka kay Molech. Ayan, pinagbawal ng Panginoon yan, pero nahikayat ang mga Hudyo na gagawin yun. So these are the sins that contributed to the destruction of Jerusalem,
the city of God and the dispersion of the Israelites. Sa Daniel 9 verse 16 to 18, sabi, O Lord, sabi ni Daniel, according to all thy righteousness, I beseech thee, let thine anger and thy fury be turned away from thy city, Jerusalem, thy holy mountain, because of our sins and the iniquities of our fathers. Cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate. Open thy eyes and behold our desolations. So bakit na desolate, naka-experience ang Jerusalem ng desolation? Because of the iniquities of the people of God. Lalo na yung mga leaders, at saka yung mga tao, pare-pareho yan sila eh. Si Jehoiakim, si Zedekiah, sila yung tatlong hari na ito na ano, para bang major na yung kasalanan nila ang naging dahilan kung bakit na nangyari sa buong Jerusalem. Okay. So, tandaan natin na yung abomination, sino ang gumawa ng abomination? Yung kasuklam-suklam? Ang bayan ng Diyos ang gumawa ng kasuklam-suklam. Pero sino ngayon ang nag-cause ng desolation ng city? Is the government, yung gobyerno ng Babylon. So yung heathen government ng Babylon, sila yung nag-desolate, sila yung nagwasak sa Jerusalem. Pero ang gumawa ng abomination na naging dahilan ng pagkawasak ng Jerusalem nung una ay yung kanyang bayan mismo. Yan po ang lesson sa na mapagkukunan natin ng aral. Ano ang dapat na mabigang nakuha natin dito na mabigat na kasalanan na kinilala ng Panginoon yung kabigatan niya kaya sila ay isinacrifice o kaya dinala, binigay doon sa mga heathen nation as bihag at na-sacrifice pa ang destruction ng kanyang banal na syudad. Anong isa is Sabbath breaking, yung pag hindi pangingilin ng araw ng Sabbath. And another is idolatry, pagsamba sa mga diyos-diyosan. At saka pangatlo, ano pa yon, yung pagsamba sa araw, sun worship. Ayan. Yan ang special mention dito. Pero siyempre, meron pang pang-iba, pero ito yung mga nababanggit. Ayan. So, ito ang background, nung nandun na sila na bihag dun sa Babylon, na after 70 years na inihula ni Jeremiah, sabi niya, ibabalik ng Panginoon sila sa kanilang bayan at muling itatayo ang Jerusalem. Pero, hindi pa nag-expire yung 70 years na ito, ay nagkaroon ng pagbabago sa pamahalaan. Yung Babylon na yon ay kinongker ng Medo-Persia. Yeah. Kaya, doon na sa time na after 70 years na yon, when the time come na dapat ibalik ng Panginoon itong mga Hudyo sa kanilang bayan, ay namamahala sa gobyerno dito sa buong sanglibutan ay hindi na ang Babylon. Hindi na Babylonian Kingdom, kundi Medo-Persian Empire na. Kaya pinag-aralan natin sa nakalipas na yung nagbigay ng utos for the restoration of Jerusalem, beginning with the temple was Cyrus, King Cyrus. Tapos sumunod si Darius. Tapos ang third ay si Artaxerxes. Siya yung huli na nagbigay ng utos for the restoration of Jerusalem. Ngayon, nangyari yung restoration ng Jerusalem. Yung 12 tribes of Israel na napunta doon sa Babylon, nauna yung Samaria, yung 10 tribes of Israel, sumunod ang Judah, so 12 tribes lahat. Pero
nung sila bumalik, ay ano lang, kakaunti lang yung bumalik. Karamihan ay hindi bumalik, kaya nawala na yung kanilang ano, nawala na yung identity ng 10 tribes. Parang dalawang tribu na lang ang bumalik. Sa bagay, hindi lang dalawang tribu ni Judah at saka si Levi, meron din eh. Pero ano na lang, kakaunti na lang yung bumalik. At nung bumalik po sila, nawala na yung ano, nawala na yung sinasabing 12 tribes of Israel, naging isa na lang yon na grupo na Israelites, doon sila tinawag na Jewish sila, at na-establish na nga sila doon sa Jerusalem. At alam ninyo, nung na-establish sila sa Jerusalem, dahil alam nila na isang kasalanan nila, ito ang mabigat, is idolatry, sinikap na nila na talagang hindi na sila sisimba sa mga idols. So talagang completely ayaw na nila talagang idolatry. Second, sinikap talaga nila na mangilin ng araw ng Sabat. Ang naging problema lang nila is doon sa kanilang hangarin na maipangilin ng Sabat ng tama, ay gumawa naman sila ng napakaraming rules at kung paano ipangilin ang Sabat. Gumawa sila ng maraming mga tinatawag na man-made rules on how to keep the Sabbath day holy. At karamihan naman dito sa kanilang man-made rules ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun ang dahilan na nung dumating si Jesus Christ dito, ang nagiging focal point ng isa na controversy between the leaders of the Jews and Jesus Christ ay tungkol sa Sabbath keeping. Kaya makikita ninyo na ang Sabbath keeping nagiging controversial sa panahon ni Jesus Christ. Mababasa niya na always Matthew John 5 verse 10 to 16, Matthew 12 verse 1 to 12, Mark chapter 3 verse 1 to 6. Doon ang iilan na record na kung saan nagkabanggaan itong mga Hudyo at saka si Kristo, kasi inaakusahan nila si Kristo na si Kristo daw ay hindi nangingilin ng tama sa araw ng Sabat. E samantalang si Jesus Christ naman pumunta rito para ipakita niya kung ano ang tamang pangingilin ng Sabat, dahil itong mga tao ay ginawa na nila yung pangingilin na ano, na parang masama na, masyadong mabigat na, kasi yung utos ng Panginoon dinagdagan nila ng maraming mga kautusan ng nanggaling lang sa tao based on tradition na. Pinalibutan nila yung mga kautusan ng Diyos ng mga tradisyon. Ayun, ang gusto ni Kristo na alisin yung tradisyon, manatili na lang yung ano, yung kautusan ng Diyos na dapat na sundin. So yun po ang isa ang nagiging problema. So they pretend to be Sabbath keepers all along. Kaya lang ang nagiging problema naman nga, sabi ko, is etong ano, yung ginawa nila na very burdensome yung ano, yung kautusan ng Panginoon. Kaya mababasa natin doon sa Matthew chapter 15 na ang nagiging issue naman doon yung tradition, na sa hangarin nila na sundin yung tradition, nalalabagnan nila tuloy yung kautusan ng Diyos. Pero yung isip niya, akala nila is mas higit nilang natutupad yung kautusan ng Diyos, yun pala ay nalalabagnan nila yun. Kasi di dumami ang ano, mga kasalanan nila. Tapos doon sa Mark chapter 7, ganun din ang issue doon. So nangyari na yung istrikto na kanilang pangingilin ng araw ng Sabat at saka yung istrikto na gusto nilang ano, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, naging ano na, panatiko sila. Naging panatiko ang tawag doon sa kanila. Kasi ang dami na silang mga ginagawa na akala nila ay tama, na yun pala ay mali. Marami silang itinuturing na kasalanan na hindi naman kasalanan. Tapos yung mga kasalanan, ginagawa nilang hindi kasalanan. Yan ang nagiging problema. Kaya yun ang controversy doon.
So nagiging ano na ang nangyari sa kanila, nagmamalinis sila sa sa labas pero sa loob yung kanilang gawa ay masama. Kaya inilarawan ni Kristo sila doon sa Matthew chapter 23 na parang pansyon na sa labas ay malinis pero sa loob ay marumi. Ganon ang naging kalagayan ng Hudyo noong araw. So, doon naman sa previous doon, noong cause ng kanilang desolation ng Jerusalem noong una, is yung open na transgression nila. Pero dito naman, hindi open, pero napagtakpan lang. Yung kanilang corruption nasa loob, sa labas parang nagmamalinis pero sa loob ay talagang masasama pa rin. Ayan. So, yun ang dahilan na nung dumating si Jesus Kristo, tinanggihan nila, hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Yun ngayon ang pinakamalaki na naging problema nila. They rejected Jesus Christ as the Son of God. They rejected Him as the Messiah. And they crucified Him. Yun ang pinakamabigat na naging kasalanan nila. The rejection of Jesus Christ and their keeping of, ano ba yun? Yung pagsamba nila, pagsunod nila ng tradisyon over and above the law of God. Kaya, yun ang dahilan na sila ay na-reject. Pinag-aralan natin yung kanilang pag-reject. Kahapon, binasa natin sa Matthew 21 verse 33 to 45. Na sinabi doon na sabi ni Kristo sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibigay sa bansang nagbubunga ng nararapat na paghahari. Ayan. So bakit inalis sa kanila? Bakit na forfeit nila yung protection ng Panginoon at na desolate ang kanilang syudad? Ang daming namatay sa kanila because of their inward corruption. Yung ano nila, they pretend to be clean outside, but inside they are doing bad things. So, ano ang lesson na makukuha natin dyan, mga kapatid? Ulitin ko, napaka-importante ito. Tayo ngayon na mga Kristiyano, daming mga denomination ngayong araw ang talagang nagsasabi na sila ang anak ng Diyos. Naniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Tulad din ng mga Hudyo. Pero ang bottom line, mga kapatid, yan, kapag tayo pa rin, despite all our claim to have faith in Christ as our personal Lord and Savior, sasabihin natin na na-born again tayo. Pero kung patuloy pa rin tayo na gumagawa, lumalabag doon sa kautusan ng Panginoon, tulad ng pagkalapastangan natin ng araw ng Sabat at lahat ng mga kautusan niyan, kahit hindi araw ng Sabat, pag gumagawa pa rin tayo niyan, yung pagsasabi natin na tayo nananampalataya ay magiging walang kabuluhan. Profession is nothing, mga kapatid ng tao. Yung pag-aangkin natin na tayo Kristiyano, walang kabuluhan yan sa Panginoon. Ang pangalan ay hindi nakakaligtas sa atin, kundi yung ating talagang totoo na mula sa puso na pananampalataya at pag-ibig kay Kristo, yung ating tunay na relasyon kay Kristo na pinagtitibay ng katapatan at pagiging masunurin natin sa kalooban niya, yon po ang magiging batayan ng ating kaligtasan. Once na tayo po ay nanatili sa kanya, nanatiling na nampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban, we will come under the protection of God. Pero kapag tayo po, kahit na sabihin natin na nanampalataya, pero kahit tayo lumalabag sa kautusan, we will forfeit the protection of God. Tandaan po natin yan, based dito sa nangyari. Tignan nyo nga sila. Kaya nga, yung lesson natin kanina, kahapon, binasa natin doon sa Romans chapter 11 verse 17 to 24. Ito na ang huling basahin ko. Ngunit kung ang ilang mga sanga ay pinutol, ikaw na isang puno ng ulibong ligaw,
ay inihugpong sa kanila, ikaw ay naging kabahagi ng ugat at ng katas ng punong ulibo. Huwag kang magmalaki sa mga sanga. Kung magmamalaki ka sa kanila, tandaan mo ito, hindi ikaw ang nagpupuno sa pangangailangan ng ugat. Ang ugat ang siyang nagpupuno sa pangangailangan mo. Sasabihin mo, ang mga sanga ay pinutol upang ako ay may hugpong. Gayon nga iyon, dahil hindi sila sumasampalataya, inihiwalay sila ng Diyos. Ngunit ikaw na hentil ay nakatayo sa pananampalataya, sa pamagitan ng pananampalataya. Huwag kang magmataas, sa halip ay matakot ka. Ito ay sapagkat maging ang mga likas na sanga ay hindi pinaligtas ng Diyos, maaring hindi ka niya paliligtasin. Kaya nga narito ang kabutihan at kahigpitan ng Diyos. Ang kahigpitan niya ay sa kanila na nahulog. Kung ikaw ay magpatuloy sa kanyang kabutihan, ang kabutihan niya ay magmapapa sa iyo. Kung hindi, ikaw din ay puputulin. Gayon din sila, kung hindi sila magpapatuloy sa hindi pagsampalataya, ihuhugpong sila ng Diyos, sapagkat magagawa ng Diyos na sila ay ihugpong muli. Ito ay sapagkat pinutol ka ng Diyos mula sa ulibong ligaw at laban sa kalikasan ay ihuhugpong na mabuti sa mabuting puno ng ulibo. Gaano pa kaya sa tunay na mga sanga na naihugpong sa kanilang sariling punong ulibo. Ayan po mga kapatid, tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitasan ng mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong at inyong pinayunawa sa amin, batay doon sa karanasan ng Israel nung una, 2 beses na sila po ay nasira ang kanilang syudad dahil doon sa bagamat sila inyong mga anak, subalit sila po ay naging matigas ang ulo. Tulungan niyo po kami na ngayon po ay hindi kami magmamatigas ng aming ulo. Kami po ay laging mapagpakumbaba at tunay na manampalataya. Hindi sana po kami lumalabag sa anumang utos ninyo, kundi kami po ay susunod sana sa pamagitan ng inyong biyaya. Upang sa ganon, susunod kami, hindi upang maligtas, kundi sapagkat kami po ay inyong iniligtas, pinatawad at kinupkop bilang inyong mga anak. At bilang mga anak, ito ang dahil na nagmamahal sa inyo, ito ang dahilan na dapat po kami mabuhay na mga anak na masunurin sa inyong kalooban. Ito ang aking dalangin, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat na nakikinig ng aming Bible study ngayong gabi. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aking dalangin. Amen. Ang Pinig ng Reformasyon.